Nagdadala siya ng lalaki hindi para yung kakwentuhan, kajamming, or magmerenda sila, mag-inuman. Kundi dadalhin niya sa bahay at ikakwarto niya. Opo, opo. Okay. May ginagawa po silang kabalbalan po. Alam naman niya po na ayaw kung nagdadala po siya ng lalaki. Hinawakan niya yung ulo ko, inuntog niya po ako. Nuntok po niya po. Tumatalamsik po yung dugo sa mukha ko. Pinapanood po nila akong tatlo po. Hindi po nila ako tinulungan. Kasinungalingan. Imagine po, yung pagkauntog ng mama ko, nakita ko nagdudugo. Sir, kinabahan ako. Yun ang totoo. Kinabahan po ako. Kukunin ko po yung ulo niya. Sabi niya, what? Nanay Glendalyn, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rapi, Tolpo. Masaya po sana ako ngayong araw na ito dahil dun sa mga sinasabi kanina sa banter ko. Pero napakalungkot po itong nakarating sa amin, itong sumbong po na ipinaparating niyo sa amin ngayon. Opo, sir. Binugbog ko kayo na sarili niyong anak. Opo, sarili ko pong anak po, sir. Nabakla po. Well, ma'am, wag natin bagit yung kung ano yung kasarian niya. Ano po? Basta't anak na lang po yung anak niyo. Okay. Bakit niya nagawa po yun, ma'am? Kasi po, ganito po yun. Matagal na po siyang nag-uwi ng mga lalaki po. Kahit noon pa po, sa nung buhay pa po yung ano, kinakasama ko po, okay. Nag-uwi na po siya ng lalaki po. Yun po ang lagi naming pinag-aawayan dahil ayaw po namin nag-uwi siya ng lalaki. Oh, kung, naman. Kung sino-sino pong inuwi niya po. Ngayon, palipat-lipat kasi kami po. Simula nung namatay na po yung kinakasama ko po, palipat-lipat na po kami ng bahay, palipat-lipat. Doon po, nagdadala pa rin po siya ng mga lalaki po. Pero pinagsasabihin niyo na po siya noon pa? Noon pa po, ganun na po siya, nagdadala. Hindi po namin kilala yung mga taong mga dinadala niya po. Ano po yung sinasabi niyo sa kanya nung mga nakikita niyo na nagdadala siya ng lalaki noong mga panahong yon? Sabi po namin, bakit nagdadala ka ng lalaki? Yung mga lalaking yan, hindi mo alam kung ano yung mga pagkatao nila. Sabi po namin, pati yung mga anak ko pong iba, sinasabi sa kanya, hindi mo alam. Sabi niya, kasi ako po, nagninegosyo po ako. Pagdating ko po ng gabi po, diretso po ako sa kwarto ko. Hindi ko po alam na mayroon pa palang tao sa pangatlong kwarto noon, yung inupahan po namin. May tao pala doon na dinala niya, kinukulong niya sa kwarto po. Okay, so gusto ko lang maging maliwanag. Nagdadala siya ng lalaki hindi para yung kakwentuhan, kajamming, or magmerenda sila, mag-inuman, kundi dadalhin niya sa bahay at ikakwarto niya, dadalhin sa loob ng kwarto. Opo, opo. Okay. May ginagawa po silang kabalbalan po. Okay. At paiba-ibang lalaki po ito. Opo. At maraming beses ka na nagbigay ng warning. Now, pakikwento sa amin, ma'am, ito pong ang daming sugat sa mukha ni nanay dito. Oh. Paano nangyari po ito, ma'am? Itong kayo po ay nasugatan sa noo, sa mata. Ano po, kasi nung nagdala po siya ng lalaki po, sinabi niya sa akin, ma, pwede po bang itulog dito yung dalawang lalaking kasama ko, ma? Pero dito sa tire, sabing ganun, eh alam naman niya po na ayaw kong nagdadala po siya ng lalaki. Ngayon, sabi ko, humalis kayo. Sabi ko, ayaw ko. Pati yung mga kapatid, ayaw. Sabi ko, ayaw ng mga kapatid mo nang nagdadala ka. Bakit pa ulit mong ginagawa? Sabi ko, yun lang gusto mo ba ang nasusunod? Hindi mo ako pinapakinggan. Sabi ko sa kanya. Tapos, o sige, sabi niya po, o sige. Sabi niya, hindi na kami uwi dito. Ano pang problema mo? Paulit-ulit po niyang sinasabi yung ganun. Ano bang problema mo? Hanggang sumisigaw na po siya, hanggang sumisigaw. Tapos, ang ginawa ko po, nilock ko po itong kwarto dito sa loob po ng bahay namin. Kasi may lock po, nilock ko po para hindi na siya makapasok. Ang ginawa niya po, habang sumisigaw po, tinatambol niya po ang pintuan. Ang ginawa ko po, lumabas po ako at papaluin ko siya ng kahoy. Kasi napakawalang hiya niya po. Ang ginawa niya po, naitulak niya po ako, napaupo po ako. Sa may malapit na po. Eh, yung sugat po dito sa may bandang mata niyo, sa kilay po, ano nangyari dito? Pumutok? Inuntog po niya ako sa may poste po. Oh. Ang nakakita po yung 6 years old na apo ko, ang nakakita, na inuntog po niya ako. Tawagin niyo si Atty. Garrett, ano? Odette, kausapin ko naman po itong inyo pong inireklamong anak, nasa linya po ng telepono. Kasi ang sinasabi niya na apo niyo raw yun at meron daw po kayong sakit na pagiging senile
At hindi nyo na po matatandaan na apo nyo raw yun. Sandali po man, Nay, pero just the same, kausapin po natin siya. Mr. Brian Richard Ubaldo, magandang hapon po, Sir Brian. Hello po, Sir Rapi. Sir, bakit po kayo nagdadala ng lalaki? Marami best na kayo pinagbabawalan ng madre nyo. Tapos ngayon, nung dumating yung punto, nagalit na siya at inuntog mo yung ulo niya at hanggang sa magkasugat-sugat. Sir, unahin ko muna po, no. Yung pagdadala ko po dati ng lalaki ko po, sir, dati kasi is karelasyon ko po. Karelasyon mo? Nagpapaalam. Opo, nagpapaalam naman po ako sa kanila. Okay, umpisa natin doon sa, yung dinadala mong mga lalaki, mga lalaki karelasyon mo yun. Opo, okay. Karelasyon ko po. Sige, opo. Wala tayong problema doon. May karapatan kang magkaroon ng karelasyon mong lalaki. However, yung pagdala mo doon sa karelasyon mong lalaki sa bahay ng nanay mo, pamamay ng nanay mo, na ayaw ng nanay mo, bawal na yon, foul na yon. Opo. Naintindihan from day one, sir. Hindi siya pumapalag doon. Ba't di mo na dinala sa ibang bahay, sa motel, o kung saan man pwedeng lugar na, wag ka tumawa, sir. Pwede naman, di ba? Mag-motel kayo. O kung saan lugar na walang magbabawal, walang papalag. Bakit hindi doon? Ba't pa sa pamamahay ng mama mo na ayaw naman talaga ng mama mo? Sir, ang akin lang kasi acceptance, sir. Kung ano talaga ako. Sir, yung pinag-uusapan natin, yung mama mo, ayaw ka magdala ng lalaki. Yung mama mo, alam na na mama mo na ikaw ay gay. Alam niya yon. Hindi kanya kine-question doon. Ang kine-question niya, kung gay ka, ilagay mo sa lugar, huwag ka magdala ng mga lalaki mo sa bahay niya at doon mo kinakwarto. Even doon sabihin natin, even if you're a straight guy, magdala ka ng mga babae, paiba-ibang babae, sa kwarto mo, ayaw pa rin na mami mo yon. Para sa mami mo, yung bangkalaswaan, it has nothing to do with you being a gay and bringing to her house a guy, hindi po yun. Nag-gets mo? Opo. Opo. Okay. Salamat so, po. Pumalag po si mami mo kasi nga ayaw niya ng ganun iskandalo na kung sino-sino lalaki. Pangalawa, opo. Ba't po sinakta nanay mo? Sir, ito dito na po tayo mag-ano, sir. Kasi unang-una po, itong mga kasama ko po, kasi... So, yung dalawang dinala mo sabay-sabay? Hindi po, itong dalawa po, kamag-anak niya po. Kamag-anak niya po. Yan yung mga dinala mo doon? Opo, kamag-anak niya po. Kung kamag-anak niya, kamag-anak mo rin. Ano ka ba? Nanay mo siya eh, di ba? Yung mga kamag-anak mong yan at kamag-anak na sinasabi mo, kamag-anak ng mama mo, karelasyon mo, yes or no? Ay, hindi po. Sir, so bakit mo ikinukulong sa kwarto? Ay, sir, hindi ko po sila kinulong, sir. hindi ko po sila kinulong. Okay, so... Ay, sir... yung dinala ko po sa kwarto, boyfriend ko po yon. Pero itong dalawa po, first time po nilang sumama sa akin sa bahay. Okay. At nung makita na mama mo, pumalag? Hindi po. Totally po, ano, Sir Rafi, hindi po siya pumalag. Ang akin lang po, sabi ko, ma, magluluto na lang ako ng kanin at saka itlog, ma. Dadaling ko na lang doon, ma, para hindi ka na magalit, ma. Ma, sabi ko, mga apo mo yan, huwag mo namang mumurahin sana. Nakakaya, ma. Sabi ko, tapos nang ganun po, di... Ang nag-hysterical po siya eh, nag-hysterical po siya. Ngayon po, may isa pa po akong testigo na isang barangay Kadawad po na nag-hysterical nga po siya. Ngayon po, sa akin po kasi, ayaw ko na sana pong lumala. Kaya nag-usap po kami sa barangay, ayaw ko na sana pong lumala. Sabi lang po ni Kapitan, wag mo munang dalhin yung dalawang kamag-anak mo, yung mga testigo mo, para baka pa, mapatawad ka pa ng mama mo. Okay. Ang tanong ko, how old are you, sir? 34 po. Usos, Mario Joseph. 34 years old ka na at ikaw po'y sumisilong pa rin sa pamamahay ng mama mo. Ba't di ka nalang magbukod? Kasi kung magbukod ka, wala na magbabawal sa'yo kung yung apartment o bahay mo yon, sariling pamamahay mo, walang pwede magbawal sa'yo kahit na ano pang gawin mo sa bahay na yon. Therefore, ikaw po ay tumitira sa pamamahay ng mama mo, then you should follow by her rules. Kung ano po yung sinet niya na rules sa pamamahay niya, you should obey. And if you cannot, sa tingin mo, hindi mo kayang mag-obey o sumunod sa patakaran na sinet ng mother mo sa kanyang pamamahay, then may karapatan kang umalis or umalis ka na lang. Ang akin lang, sir, kasi, ang akin lang, unang-una po, yung nangyari po sa amin, hindi ko po totally inuntog. Ang gusto niya sa barangay, sir, aminin ko na inuntog-untog ko siya para mapatawad niya ako. Pangalawa, sir, bakit po aaminin ang isang bagay na hindi ko ginawa? Okay, pangatlo, sir, alam mo, sir, may papahiya na ako dito kasi nga nag-ano ako, nag-community service ako dito, sir.
paano nagkaroon ng sugat si mama mo? Ano po, nauntog po siya sa isang bakal. Sino po naguntog sa kanya? Sir, hindi po. Nahawi ko po yung 2x2 na hawak niya po na may pako. Pagkahawi ko po, nasama po siya na hindi ko naman po sinasadya, sir. Okay, sige po. Sandali lang po, sir. Attorney Garretong ng AXIS Party List. Yes, magandang hapon. Attorney Garretong. Yes, magandang hapon, Sir Rafi. Okay, mother and son, nagkaroon ng alitan at ayon sa aligasyon ni mother, siya ay inuntog nitong anak niya sa pader hanggang sa magkasugat-sugat yung kanyang muka at may nakatistigo na minor de edad. Meron bang kaso o wala dahil magkamag-anak sila? Meron, Sir Rafi. Hindi po exempted sa criminal liability pagdating sa physical injuries ang mother and son. That means kung magsakitan sila dalawa, they are treated as unconnected persons under our law. In short, meron po tayong kaso dito sa physical injury, lalo na't may ready magtestigo. Physical injuries. Okay. Yes, sir. Eh, yung may nakakitang bata na habang sinasaktan yung kanyang nanay, pamangkin ata ay nakakita. Nay, pamangkin niyo po yon? Apo. Apo ko po. Ilang taon po, nay? 6 years old po. Okay. Attorney Garrett, may 6 years old na naka-witness doon sa pananakit kay nanay. Ang mangyari po niya ng effect dito sa case, no? There might be a possible case for child abuse, but only if it's proven na yung nakita ng bata is so grave na makaka-apekto to sa kanyang development. If hindi naman po so grave na makaka-apekto sa kanyang development, then hindi po ito malalaglag under our child abuse law. Pero all the same, Sir Rafi, that child is a valuable witness to whatever case we may file later on. Ayun. Okay. Now, ito bang ganitong klaseng kaso kailangan idaan sa barangay or pwedeng iakit na agad sa fiscal's office? Okay. Knowing yung extent ng injuries dito, hindi siya pumapasok sa less serious or serious physical injuries. In short, slight physical injuries ang caption ng crime natin dito. Kailangan pa po natin siyang idaan sa barangay because the penalty does not exceed 1 year or the fine does not exceed 50,000 pesos. So dadaan muna tayo sa barangay conciliation system. So, okay. So may karapatan ba si nanay na palayasin itong anak niya kasi palagi nilang daw sakit sa ulo? Ayun, definitely, Sir Rafi, no? Kailangan natin tandaan na 34 years old ka na, you have the right to remove yourself from the house dahil matanda na, you have the capacity to sustain yourself. If you want to live in the house of your parents, you better follow your parents' rule. Kung gusto po nila i-exclude yung kanilang anak from the property, pwedeng-pwede po yan because they have property rights over that. And kasama po sa property right is not only the right to use but the right to disallow the use of other persons. So pwede po palayasin yan. Very clear. Magandang pagpapaliwanag ni Atty. Garrett. Okay, Atty. Garrett, tungo lang AXIS Party List. Maraming salamat. Magandang hapon sa iyo. Maraming salamat, Sir. Okay, Nay. Oh, sure. Sabi po ng anak nyo, kayo raw po ay nauntog ng sarili ninyo nung tapikin niya yung 2x2 na may pako. Totoo ba, Nay? No, sir. Ano, papalin ko na po sana siya, pero tinulak niya po ako, napaupo po ako sa malapit sa may poste dito sa tiris. Sabay hawak niya yung ano, nung napaupo na po ako, hinawakan niya yung ulo ko, inuntog niya po ako. Inuntog po niya ako. Ang nakakita yung 6 years old na apo ko, tumakbo sa kwarto yung apo ko, hinawakan yung ano, yung unan po, sabi niya, wawa naman si mami ko, sabi niya po. So may testigo po tayo, Nay. Sa, tama sabi natin ni Garrett na pwede natin gamitin na matibay na testigo yung inyong apo. Alam niyo pa po, nung nauntog na po ako, tumatalamsik po yung dugo sa mukha ko. Pinapanood po nila akong tatlo po. Hindi po nila ako tinulungan. Ang ginawa ko po, sinawagan ko po yung kumari ko na may ano, na may nurse ng anak. Siya po ang gumamot po sa akin. Siya po. Okay. Ma'am, yung dalawang sinama niya lalaki, totoo ba na mga apo niyo ra po 'yon? Hindi ko po kilala, sir. Hindi ko po kilala sila. Hindi ko po kilala po sila. Etong si Salvador Miranda at saka si Daryl Agustin. Tama. Hindi ko po sila kilala po. Hindi ko po kilala po, sir. Sir, lahat po ng dinadala niya dito sa sinasabi niyang alibay, mga hawak ng PNP, mga kamag-anak ko, mga apo ko, mga pamangkin ko. Pero hindi ko po kilala. Pwede makausap si Salvador Miranda, 23 years old. Yan, sa Salvador. Sa Salvador. Hello po, Idol Rock. Okay, paano ka naging kamag-anak ni Brian o paano ka naging kamag-anak ni Nanay Glendalyn Aquino? Paki-explain nga. Hello? Hello? Ano?
Ngayon, so, napatigil ka. Paano ka naging kamag-anak? Sige, iti-trace natin yung kinship nyo. Si papa ko po. Ang, anong pangalan ng papa mo? Salvador Miranda Senior po. Salvador Miranda Senior. Okay, paano siya naging kamag-anak ni Nanay Glenda? Akin na po yung ano po nila. Okay. Nay, may kilala ka bang Salvador Miranda Senior? Hindi po. Wala po akong kakilala, sir. Wala po akong kakilala, sir. Wala po. Hindi ko po kakilala yung mga dinadala niya dito. Sinasabi niya, apo, kamag-anak. Hindi, hindi. Yung Salvador Miranda Senior, yung tatay niya, kasi si Junior to. Yung tatay niya, kamag-anak niyo na po. Pag nakita ko po, siguro, kakilala ko. Pero pag di ko nakita po, hindi ko kakilala. Hindi, pero yung pangalang Salvador Miranda Senior. Hindi ko po kilala po. Okay, so, pag hindi niyo kilala, ibig sabihin, hindi niyo kamag-anak. Kasi hindi niyo kilala. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Okay. Hindi po. Si Daryl Agustin naman, kausapin ko. Daryl, paano ka naging kamag-anak ni Nanay Glendalyn? Paano yung connection? Yung mga Patricio po, sir. Patricio. Anong pangalan ng mga Patricio? Hindi ko po kilala yung mga tita-tito ko. Ah, hindi pwede. Hindi pwede. Eh, ikaw nagbanggit nung Patricio, eh, panindigan mo, buuhin mo para ma-connect ni Nanay kung talaga ang kilala niya o hindi. Ngayon, hindi mo kaya ma-connect, hindi mo kaya madugtungan. Yung simpleng tanong ko, so may problema ka. Ibig sabihin, lahat kayo nagsisinungaling. Pinagkakaisa niyo si Nanay. Hindi po, sir.